kalayaan ng pamimili ng relihiyon at paniniwalaan ay karapatan ng bawat individual. Gayun din naman ang kalayaan ng pagsasagawa nito. Gaya rin ang ating karapatan ukol sa malayang pamamahayag. Subalit, paano na kung ang inyong pinaniniwalaan at niyayakap na pananampalataya at buong tiwalang tinatanggap ay hindi ninyo ganap na napag-ukulan ng masusing pag-aaral na kung inyong gagawin ang gayon, maging kayo ay aaming hindi ninyo maiintindihan. Gaya halimbawa, kung ang doktrinang itinuturo sa iyo ay magkakakontra at nagsasalungatan. Magandang araw po. Bilang pagpapatuloy sa ginagawa nating pagtalakay sa pabago-bago at mga magkakakontrang pahayag at mga katuruan at aral at doktrinang itinuturo ng isa sa pinakamaimpluensyang samahan ng relihiyon dito sa ating bansa, ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. Atin pong muling susuriin sa gabi ito ang kanilang magkakakontrang pahayag at paniniwala bukol sa tamang relihiyon o iglesia na dapat aniba ng tao. At kung paano nangyari ito, ay samahan po ninyo kami sa gagawin na naman nating pagtalakay dito sa Lirdong Doktrina. Halos lahat ng samahan ng pananampalataya ay nag-aangking sila ang relihiyong tunay at dapat naaniban sapagkat sila daw ang iglesyang itinuturo at nasasaad sa banal na kasulatan. Kung kaya naman kalimitan itong paksa ng mga debating pampananampalataya dahil bawat isa ay nais kontrahin o pamalian ang sinasabi at paniniwala ng kaibayon nila sa pananampalataya. Subalit, alam ba ninyong kakaiba naman ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo? Ang kanilang pananampalataya at paniniwala ay pinamamalian ng kanila rin namang ibang mga katuruan, gaya na lang ng naging kasaysayan ng Iglesyang itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Noong una, itinuturo nila ng Iglesyang binabanggit sa Biblia ay natalikod kahit pinakailangang magtayong muli ng Iglesya dito sa Pilipinas. At ito ay kanilang opisyal na ipinahayag sa pamamagitan ng babasahin nilang pasugo labas ng January 1964, isinulat ng isang Ginoong Benjamin Santiago ang ganito. Sa page 2 ay ganito ang ating mababasa. Sa isang paksang mababasa sa nakaraang labas nitong pasugo, Disyembre, ay ipinaliliwanag kung saan naroon ang iglesyang itinayo ni Cristo noong unang siglo sa Jerusalem. Ito ay natalikod, iniligaw ng mga bulaang propeta o mga paring katoliko. Ang mga alagad ni Cristo ay pinasunod nila sa kanilang hulihan o tinuruan nila ng mga aral ng demonyo. At ang mga di sumunod o sumalangsang ay kanilang pinagpapatay. Kaya walang natirang tupa si Cristo noong unang siglo. Ayon sa mga talang ito, ang iglesyang nasa Biblia ay natalikod o itinalikod ng mga paring katoliko na umano'y mga bulaang propeta. At ang aral nilang ito ay mas lalo pang pinatunayan ng ilan pang artikulong matatagpuan din naman sa kanilang pasugo, gaya na lamang ng artikulong isinulat din ni Ginoong Benjamin Santiago, ang artikulong may pamagat na sana roon ngayon ang iglesyang itinayo ni Cristo noong unang siglo sa Jerusalem. At ito ay nalathala sa kanilang pasugo buwan ng July 1964 issue. Sa page 16 ay may ganito namang nilalaman. Sa wakas, naliwanagan natin kung bakit hindi natin nagisnan ang iglesyang itinayo ni Cristo noong unang siglo sa Jerusalem. Ito ay natalikod o iniligaw ng Iglesia Katolika at ang sumalangsang sa kanilang maling aral ay pinagpapatay. Kaya walang natira sa mga kaanib sa iglesyang itinayo ni Cristo noong unang siglo. Ang katuruang ito ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo ay lalo pa nilang pinatitibayan sa kanilang opisyal na aklat na may pamagat na ang pagbubunyag
sa page 128 sa chapter 16, ganito naman ang sinasabi. Ayon sa mga nakaraang kabanata, ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem ay natalikod, iniligaw ng mga bulaang propeta o ng mga paring katoliko. Ang mga unang alagad ni Kristo yung pinasunod nila sa kanilang hulihan o tinuruan nila ng mga aral ng demonyo. At ang mga hindi sumunod o sumalangsang ay kanilang pinagpapatay. Kaya walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo, nalipon na lahat. At sa dahilang ito ay wala na at lubos na nalipol di umano noon pa mang unang siglo. Sa makatwidbagay, lumalabas na wala ng tupa ang ating Panginoon bago nagtapos ang unang 100 taon noong panahon ni Kristo. Ay nagpaliwanag sila ng kumplusyong ganito. Ito ay kanilang ipinahayag sa babasahin pa rin pasugo, Mayo 1974 issue, page 24. Sa nasabing babasahin ay ganito ang sinasabi. Hindi na maaaring pasukan ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yaoy wala na. Sa mga artikulong ito ay lalo pa nilang binigyang diin ang hinggil sa pagkakatalikod di umano ng tunay na iglesyang nasa Biblia. Subalit, alam ba ninyo na ang mga katuruang ito ni Ginoong Manalo at ng kanyang mga ministro ay buong giting namang pinasisinungalingan naman ng pangunahing ministro ni Ginoong Manalo? Sa artikulong sinulat ni Ginoong Teofilo Ramos Sr. sa babasahing pasugo, labas ng January-February, ay sinasabi niya ang ganito. Ang nagtatag ng tunay na iglesia ni Kristo ay ang ating Panginoong Jesus. Ang itinatag ni kapatid na Felix Y. Manalo ay ang mga lokal ng iglesia na umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Dapat nakahabagan si Ginoong Tebego. Kung ating susuriing mabuti, kanina ay sinabi nila sa hindi isang isyu ng pasugo na ang tunay na iglesyang nasa Biblia ay nahiwalay na, nalipol at ganap ng itinalikod ng mga bulaang propeta. Paano pa kaya sila makaanib sa isang iglesyang nalipol na at wala na? Dito'y maliwanag na nagkakakontra ang katuruan ni Ginoong Ramos at ni Ginoong Santiago. Di umano, sinabi ni Ginoong Benjamin Santiago at umaamin siya na hindi na pwedeng aniban ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ito'y wala na. Samantalang ipinipilit naman ni Ginoong Ramos na ang iglesyang itinayo ni Ginoong Felix Manalo ay mga lokal lamang ng iglesia na umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Ano nga ba talaga ang katotohanang nakapaloob sa iglesyang ito? At sino nga ba ang totoong nagtatag ng iglesya ni Ginoong Manalo? Sa isang bahagi ng sinumpaang salaysay ng Sekretary General ng kanilang samahan na si Ginoong Atanasio Morte sa isang bahagi ng kanilang registration sa Securities and Exchange Commission ay ganito ang nakasaad. That the founders of this association are Felix Manalo, residing in Taguig Rizal, Philippine Island, Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicissimo R. De Leon, Federico Inocencio, Borgoño Santa Maria, Maximo Josinito, Juana de la Cruz, Emilia De Leon, Barbara Cordero, Ingracia Ramos, residing in Punta Santa Ana, Manila, Philippine Island, Remeo G. Vivara, residing in Bacood, Santa Mesa, Manila, Philippine Island, Serapio Junicio, Vicente Reyes, Paulino D. Magiba, Paulino D. Gimbayan, Honorata G. Manalo, and Hugo Santos, residents of Taguig Rizal, Philippine Island.